Yes, Ma. Ramon visited me once again. Ano daw? As usual. He's worried about something. This time, tungkol naman dun sa mga nagsisialisang mga member ng business club because of those angel stories. At hindi ba kayo nag-alala? Of course not. I've been doing this for what? Like 7 years now? I can handle these setbacks. What's important is masimulan agad ang mega city. Yes. Kala ko ba pabait yung Sir Paul na yun? Parang hindi naman. Baka po nagmamadali lang. O kaya talagang sumama lang po ang loob sa akin. Kasalanan ko po eh. Kasi parang nagugulo ko ata siya. Pero alam mo, Nathaniel, parang tama yung sinabi mo eh. May mga nangyayari sa mga tao dito sa laging saklolo. Eh, epekto ng mga maling tinuturo ni ABL. Alam mo, kailangan pa natin ng intelligence. Ano po yun? Ganito yan eh. Kumbaga sa pulis, para mabuo yung kaso, kailangan may tamang impormasyon. Kailangan mo nagmamanman. Sa madaling salita, kailangan pa natin makapasok doon sa grupo ni ABL. Ano na naman kayong dalawa ha? Si ABL at si Paul na naman pinag-uusapan ninyo, no? Eh, kasi naman mahal. Hindi ko gusto yung ugali. Nasa lubong namin kanina eh, sinipladuhan tong si Nathaniel. Eh, hindi ba nga, sinabi ko naman sa inyo, maski naman ako ayoko sa mga yan eh. Iba pakiramdam ko dyan. I'm glad you handled the squatters issue well, Paul. You look bothered. What's wrong? Wala. Nathaniel, sayang lang ang panahon mo sa mga yan. Alam mo, meron ka dapat mas pagtuunan ng panahon. Ano po? Mahal, hindi ko pa nasasabi sa kanya. Ikaw na magsabi, nasimulan mo na. Eh, Nathaniel, meron kaming surpresa sa'yo. Ano po? Dahil sa amin ka natitira, naku eh, nagdesisyon na kami na ipasok ka na muna sa school. Dahil importante sa bata ang edukasyon. Good morning, ho. Morning. Morning po. Po ka na, dyan. Oh, ito na yung test paper mo, anak ha. Naku, nireview natin yan. Kaya-kaya, may tatandaan mo yun. Excuse me po, ma'am, sir. Bawal po kayo. Sa labas muna po tayo. Sige, ho. Good morning, ho. Morning po. Gusto lang namin malaman po kung ano na po yung nangyari sa result ng exam niya. Congratulations po. Tanggap po ang anak niyo. Noo, sinasabi ko na kakabat eh. Ang galing talaga. Ako salamat. Mapasakin natin si Nathaniel sa school. Siya, anong kaso yan? Sir, yung sunog pa rin dun sa barangay katarungan. Huwag mo naman sabihin hanggang ngayon, naghahanap ka pa rin ng ebidensya na anghel ang nagligtas sa'yo doon. Abner. Kaya ka walang kita eh. Yung mga saradong kaso, inuukil-kil mo pa. Dapat. Maghanap ka ng bagong kaso, yung madaling pagkapira. May pera na, promoted pa. Salamat sa tip, sir. Pero kung lahat naman tayo, iisipin natin kung paano ma-promote ng madali, paano naman yung mahihirap, lalo na yung mga ganitong kaso. Ikaw, Bartolome, ha? Mayabang ka. Mag-ingat-ingat nga ng pananalita mo sa akin, ha? Sir, sir. Ano yung Bartolome? Sir, hindi ko po alam kung nabalitaan niyo. Ngayong lupang kinatitirikan ng mga squatter na nasunog sa katarungan ay nabili na ng ABL Group. Pero wala naman tayong patunay dyan, hindi ba?
At ayon doon sa record, pag-aarito ng local government. Sir, meron pong sulat ang mga residente rito ng Katarungan. Naka-address kay Governor at kay ABL. Alam naman natin kung gaano sila kadikit, hindi ba? Ano ang balak mong gawin? Gusto ko sana ipagpatuloy yung kaso. Pakikiramdaman ko to. May mali dito eh. Next time I see, gusto ko, tapos na ang problemang ito. Kailangan mapalayas sa mga squatters na ito. Nagawa na namin, sir. Uy, bago ka dito, di ba? Oo. Ako si Nathaniel. Kayo, anong pangalan niyo? Kanan! Uy, teka, teka! Baon ko yan, ah! Ba't niyo kinuha? Wala ba kayong baon? Siyempre, meron! Wala ko ng mami ko, no? Yun naman pala, eh. Ba't mo kinuha yung baon ko? Gusto mo, hati na lang tayo? Bibigyan naman kita, eh. Magsabi ka lang. Tama mo sinasabi! Basta, ako na to! Uy! Amin mo! Atawan mo yan! Aray! Buti nga! Aling nga! Aray! Bata! Bata, okay ka lang ba? Okay ka lang ba? Halika nga dito. Tayo ka muna. Naku, may sugat ka yata eh. At tingin nga, may sugat ka yata eh. Sigurado ka bang ayos ka lang, ha? Ay, upo-upo. Mabuti naman po at nakita ko po kayo. Matagal ko na po kayong hinahanap. Salamat, ha? O, lalagyan muna natin ang gamot yung sugat mo, ha? Para hindi magka-impeksyon. Okay? Doktor po ba kayo? Hmm. Dito po ba kayo nagtatrabaho? Hindi. Meron lang kasi kaming feeding program sa Laging Saklolo. Tapos yung school ninyo, nakikipagtulungan sa foundation namin. Oh, lalagyan na natin ang gamot yung sugat mo, ha? Makakatulong ito. Ready ka na? One, two... Aray! Maaf, di po. Konting tiis lang. Ganito po pala ang pakiramdam ng magkasugat? Bakit? Ngayon ka lang ba nagkasugat? Hindi po, ngayon lang po eh. Ah, ganun ba? Sige, sabi mo eh. Basta huwag ka mag-alala. Tatakpan na natin yung sugat mo para hindi na siya madumihan. Yan, tapos na. Ano, masakit pa ba? Wala na po. Ang galing niyo pong doktor. Salamat po, Doktora! Rachel. Doktora Rachel. Yun yung pangalan ko. Ikaw, anong pangalan mo? Ako po si Nathaniel. Sa classroom mo?
Ayan ang official report ng Fire Department, Bartolome. At nakalagay dyan na aksidente ang nangyaring sunog sa barangay Katarungan. Nakalagay nga dito, sir, na gasera daw yung dahilan ng sunog. Pero, sir, masama pa rin yung kutob ko eh. Naku naman, Bartolome. Pulis ka. Hindi ka manghuhula. At saka yung mga kutob-kutob na yan, hindi nagagamit na ebidensya sa korte. Eh, Bartolome, dahil sa report na yan, sarado na ang kaso, tapos na. Tigilan mo na ang pag-iimbestiga niyan. Eh, pero sir, eh, hindi pa ako tapos mag-iimbestiga. Tapos na. And that's an order. Ilang taong ka na, Nathaniel? 7 years old na po ako. Bakit po? Wala. May naalala lang ako. Nathaniel, sabi mo sa akin kanina, matagal mo na akong hinahanap. Anong ibig mong sabihin dun? Kilala mo ba ako? Hindi po. Uy, bakit mo ako hinahanap? Gusto ko lang po kayo makilala. Hindi mo ako kilala, pero hinahanap mo ako dahil gusto mo akong makilala. Opo, ganun na nga po. Di po ba pag hindi niya po kilala ang isang tao, gusto niyo po siya makilala? O sige. Sabi mo eh. Sige po. Kailangan na po ako sa klase. Makikita pa po ba tayo? Oo naman. Bukas. Babalik ako ng laging sa Klolo dahil meron kaming feeding program. Tutulong po ako, ha? Gusto mong tumulong? Aba, oo naman. Pwedeng-pwede yun. Sige po. Salamat po sa paggamot sa sugat ko, ha? Walang ano man yun, Nathaniel. Mag-iingat ka, ha? Opo. Sige po. Sige po. Daniel, totoo ba yung narinig mong boses doon galing? Opo, Tay. Rachel po ang pangalan niya. Ito nga po. Ginamot niya yung sugat ko. Buti, doktora siya. Hmm? Doktora ba ka mo? Opo. Ang saysay ko nga po nung nakilala ko siya. Ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya. Parang matagal ko na siyang kinala. Ewan ko ba, Tessie? Parang may kakaiba talaga akong nararamdaman sa batang yun. Pakiramdam ko matagal ko na siyang kakilala. Eh, sino naman yung batang yan? Si Nathaniel. Eh, kaya naman magaang loob mo sa kanya dahil siya yung boses na naririnig mo niya sa langit. Kaya lang, di ba ang sabi mo sa akin na hindi ka pa pwedeng makinig sa dasal ng tao dahil bata ka pa? Eh, bakit yung dasal niya naririnig mo? Hindi ko po alam. Basta, narinig ko po yung dasal niya na sana daw mayakap niya yung anak niya kahit minsan lang. Ano kaya nangyari sa anak niya? Alam mo, sa lahat ng nangyaring to, isa lang naman talagang sigurado ako eh. Hindi mo siya anak. Alam ko naman yung Tessie. Mukhang si Dr. Rachel ang isa sa mga mission mo dito. Oo nga, tama ka, Tate Abner. Siguro nga, mission ko si Doktora. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari sa anak niya. Rachel, hindi siya nakikialam ako sa'yo, ha? Mas mahihirapan kang mag-move on. Mas maiging lalayuan mo na yung batang yan. Sa feeding program niyo eh. Salamat, Nathaniel, ha? Siya nga pala. Ito si Kuya Joshua. At siya naman si Kuya Benjamin. Hello. Mga volunteers din sila sa foundation namin. Kagaya mo.
Kilala ko po siya, doktor eh. Di ba ikaw si, ano, si Nathaniel? Yung anak ni Mang Abner? Ah, yung pulis. Pulisin po kasi yung tatay ko, doktora. Nako, eh, gusto tumulong sa atin ni Nathaniel. Oh, sige. Nathaniel, halika dito. Problema tayo. Ano yun? Madaming mga bato pumunta kasi sa nung isang linggo eh. Paano yan? Tulong pa tayo ang mga tauhan. Huwag na po kayong mag-alala. May patading na po na backup. Backup? Yung sa pulis po. Yung suporta. Ayun po. Dami. Ah. Halay po kayo. Papakilala ko po sa inyo yung pamilya ko. Si Tate Abner po. Nanay Beth. Sa Ate Hannah po at saka si Abby. Hello ho. Doktora. Rachel ho. Hi, Doktora. Eh, kinagagalak ko po kayong makilala. Salamat po sa ginawa niyo sa bayan namin. Halika na. Ah, sige. Sige ho. Simulan na natin. Ay, sila nga pala. Ito si Joshua at siya naman po si Benjamin. Kasama ho namin siya sa foundation. Benjamin. Oh, ano na na siya? Sige po kayo. Ah, sige, please. Oh, ito. Magsasandok. Ah, tayo na magsandok. Ituturo ni Nathaniel. Ay, kayo dyan, ha? Ay, doktora. Okay pa ba kayo? Ay, oho. Naku, maraming salamat talaga sa tulong ninyo, ha? Doktora, huwag ka sa amin magpasalamat. Diyan ka kay Nathaniel magpasasalamat dahil yan ang nagpilit sa amin para sumama dito. Mabait na bata talaga yan si Nathaniel, no? Pero hindi naman siguro siya lalaki ng ganyan kung hindi dahil sa inyo. Ay, doktora, ang totoo ho niyan, hindi ho namin anak si Nathaniel. Ampun lang ho namin siya. Kailan lang ho siya dumating sa buhay namin? Hindi niyo ho nakilala yung tunay niya mga magulang? Eh, hindi ho eh. Niligtas lang ho siya ni Abner. Magmula nun eh, kinupkupla po namin siya. Kahit ganun po yung nangyari eh, ginagawa po namin ang lahat para maging parte siya ng pamilya namin. Noong una ko nga ako nakita yung bata, ang gang-gang ng loob ko sa kanya. Totoo niyan. Pati ako magaan ang loob ko sa batang yan. Pero hindi naman pala ako nag-iisa. Siguro may mga ganun lang talaga mga bata, no? Yung madaling makagaanan ng loob. Yung para bang madali mong maramdaman na matagal mo na silang kakilala. Pa. Ito. Huwakan mo na. Ako nga pala si Joshua. Oo, kilala kita. Ikaw yung anak ni SPO for Tomas. Oh, kilala mo pala ako eh. Pero bakit parang bigat yata ng dugo mo sa akin? Hindi mo na talaga ako nakikilala, no? Magkaklase tayo nung grade 2. Bago ka lumipat ng school, dinikitan mo ng bubblegum yung buhok ko. Kaya kailangan gupitin yung buhok ko nang dahil sa'yo. Ha? Ikaw ba yun? Oh, sorry, ha? Dapat tinalimutan mo na yun. Sorry din, kasi hindi ako magaling lumimot. Pakabait kayo. Ingat kayo pa uwi, ha? Oo! Sige, ingat. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Doktora, eh, tutuloy na rin po kami. Naku, Aling Beth, mga Abner, maraming salamat po talaga, ha? Hannah, Abby, thank you. Salamat pa. Ano man po. Sige, ha? Salamat na po kami. Sige, ho. Ingat, ho. Natanya, sulat ka, ha? Bye, Hannah. Hannah, halika na. Halika na. Doktora, uuwi na po kami. Maraming salamat, Nathaniel, ha? Salamat sa'yo at sa buong pamilya mo. Naku, napakalaki na naitulong niyo sa amin ngayon. Wala po yun, doktora. Pwede nga lang po, eh. Sasamahan ko po kayo para lagi ko po kayong matulungan. Ay, Nathaniel.
swerte talaga ng pamilya mo sa'yo. Kayo po ba? Meron po ba kayong pamilya? Meron po ba kayong anak? Meron. Dati. Dati po. Eh, ngayon po. Ako, ikaw talaga. Ang dami mong tanong. Naku, baka hinaharap ka nila Aling Beth. Kailangan ko na silang tulungan doon. Benjamin, Joshua. Sige, Nathaniel, ha? Maraming salamat ulit. Sige po. Nathaniel, ikaw dito. Dapat kasi, hindi mo na tinatanong yung magandang bagay kay Doktora. Ano pong bagay? Yung ano, yung parang tungkol sa nakaraan niya. Bakit po bawal, Kuya? Nathaniel, hindi naman bawal. Eh parang di niya lang kasi nagugustuhan yung pag-ganoon yung pinag-uusapan eh. Ito ha, yung alam namin dati, namatayan kasi siya ng anak. Ito yung madalas nang dinadalo sa sementeryo hanggang ngayon. O, dito ka muna. Ano yung mga gagamitin natin para bukas sa mission dun sa barangay Katarungan? Makabuti na po ganun. Mabuti nga rin po, Dok, at marami po tayong mga natanggap na mga donasyon kahit bigla nang nangyaring sunog. Oo nga eh, nakakatuwang isipin na may mga tao pa rin na handang tumulong sa kapwa nilang nangangailangan. Ako, dapat talaga ipagpasalamat natin yan sa Diyos. Dahil kahit gano'ng kaliit ang donasyon, malaki ang maitutulong nun sa residente ng barangay Katarungan. Kawawa naman pala itong si Doktora, no? Namatayan ng anak? Siguro, hindi pa niya matanggap, ano? Kaya, indasal niya, eh, mayakap niya yung namatay niyang anak na mukhang imposible naman. Kailangan ko po siyang matulungan. Paano mo siya matutulungan? Pwede ko siyang matulungan na matanggap niya ang pagkawala ng anak niya. Tama ka rin. Pareho pala tayo na may misyon. Ano po yung misyon niyo? Ibig niyo po sabihin? Aksidente lang po yung nangyari sunod. Uy, eh yun ang report ng fire department dito eh. Kaya nga pinatigil na ako ni Hepe ng pag-iimbestiga. Eh kung ganun po, ano po yung ginagawa natin dito? Hindi pa rin ako mapakali, Nathaniel. Gusto ko pa rin magtanong sa mga nasunugan dito. Baka magbigay sila ng impormasyon. Baka kasi tama yung kutob ko eh, na talagang sinadya yung sunog. Yun po ba yung sinasabi niyong misyon niyo, Tate Abner? Oo, Nathaniel. Ikaw, ano naman ang mission mo? Si Doktora po. Hindi alam mo kayo. Doktora Rachel! Nathaniel, anong ginagawa mo dito? Sinasamahan ko po si Tate Abner. Nag-i-interview po doon. Ikaw pala si Nathaniel. Ako nga pala si Tessie. Tama ka, ang cute-cute nito. Salamat po, Doktora Tessie. Doktora? Pasensya na po sa mga tanong ko nung muling nag-usap tayo, ha? Kasi po, parang nalungkot po kayo. Hindi ko po gustong nalulungkot kayo. Okay lang yun, Nathaniel. Kalimutan mo na lang yun, ha? Sabi na nga ba eh, ang mga tao talaga hindi marunong mag-ingat. Dahil sa kapabayaan ng mga tao, nasunog ang buong barangay. Sa tingin mo ba, tama yung sinasabi dito na hindi sinadya yung sunog? Chismis lang po yun, sir. Alam mo naman mga kapitbahay namin dito. Mahilig gumawa ng kwento. Pinabibigay po ni Doktora Rachel. Schedule daw po ng libreng check-up. Mukhang may problema ka. Yung tatay ko kasi hinahanap ko. Sunugan din ba kayo? Teka, barangay Katarungan din ba kayo? Hindi ako. Yung tatay ko lang. Dun sa nakatira. Dun sa shop niya. Kaya nga nag-aalala ako sa kanya eh. Huwag kang mag-alala. Kung isaman yung tatay mo dun sa nasunugan, sigurado nandito lang yun. Ako nga pala si Nathaniel. Ikaw, ano pangalan mo? Jonas ang pangalan ko. Eh, pero meron din namang mga nagsasabi na sinadya daw yung sunog eh.
Para mapaalis kayo dun sa lupang kinatatayuan nyo. Paniwalaan na nila kung ano gusto nilang paniwalaan. Basta ako, pag natukoy na, kung sino nagpabaya dyan sa gasera na yan, nagliga ng sunog, mananagot yan sa akin. Tay! Sino yung kasama mo? Si Jonas po. Humihingi po siya ng tulong sa inyo. Hinahanap niya po yung tatay niya. Ano ulit pangalan ng tatay mo? Israel po. Israel Marasigan po. Wala yung pangalan ng tatay mo rito eh. Baka naman talagang wala siya rito. Baka po nagkakamali lang po kayo. Baka andyan lang po yung pangalan ng tatay ko. Sige, ulitin ko ha. Jonas, sabi mo kanina, tatay mo lang ang nakatira doon sa barangay Katarungan. Eh, bakit hindi mo siya kasama? Sa ibang bayan ba siya nakatira? Jonas? Tay! Jonas! Tay! Jonas! Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Thank you.